Hello guys. So as you can see, we have a new phone here that's been released now 2018. So this is the premises of the new Motorola Moto E5. So actually, based on my own opinion and the specifications are all written in here. It has a 4000 mAh battery, a 5.7 max vision display, and a fingerprint reader on the back, and an expandable storage ranging up to 128 GB. So shall we unbox it, shall we? Okay, so as you can see now, this is the Motorola. So it's a, what do you call this, designed and manufactured for Motorola Mobility LLC, a wholly owned subsidiary of Lenovo. Alam ko na itong Moto E5, it's a, should I say, a budget phone for some reason ngayon. So, is the Motorola Moto E5 still worth it right now in 2021? Because 2018 to ginawa at ano, maganda rin raw, sabi. So, why not unbox it? Wait. Alright. So, ito na yung phone, guys. So, at the back of the camera, it has a circular thingy. At may, actually, may fingerprint scanner rin siya. So, if you are interested in asking the charger is a micro USB, not yet USB Type-C because yun ang famous ngayon. Has a headphone jack and a iris blaster and has a microphone. So yun lang. Metal body rin siya. At ganda to. Hindi katulad ng iba plastic. So yan. So buksan na natin. Ito guys, oh. Ah! Yes, powered by Android, syempre. But naman di iOS. Okay, so tingnan natin, spec by spec natin. So tingnan natin yung camera, titingnan natin yung display, which is nakikita nyo na ngayon. Meron siya ditong malaking border at ito yung flash, ito yung camera, ito yung audio, and the Motorola itself. So maganda, pero kung tutuusin, wait lang guys, sinet up ko na. Pangit ang mukha ko dito. Okay. So, as you can see, na yung refresh rate, I'm not yet sure. Pero, parang sa tingin ko guys, mali, ano, parang mababa yung refresh rate niya. Hindi ako sure. Pero, therefore, it's good, I guess. And, 16 GB lang to guys. So, hindi ko na dyan alam. Pero, maganda na rin naman guys. Kaya pag maglalagay kayo ng 16 GB rin na ano ba yun, external storage, you know guys, it's good. So ngayon, itatry natin yung camera. Tagal. Ito lang guys ang problema, matagal. Pero, uy. So as you can see, ito yung mukha ko guys. Para nagsamyang. Pero maganda naman. At testingin natin. May mga ibang modes, may panorama, may slow motion, at may YouTube live, which is not very usable. At meron ring video, as you should. Pero, ganda na rin naman yung quality. So, let's see dito sa box. So, let's see. Okay, medyo blurred siya pag bagong photo. Ay pagbagong picture, pero tasa 13 megapixel main sensor. So maganda naman siya guys, I think, para sa akin maganda, pero kung ayaw niyo, it's okay lang. At as you can see, ano, still worth ito sa 2021 if nagdo-doubt kang bumili ng phone na kung hindi ka naman medyo techie, yung parang hindi ka mahilig sa cellphone, parang ganyan, hindi ka naman mahilig sa technology, tapos gusto mo lang ng isang cellphone na gumagana. Ganda to guys. So, para siyang Google Pixel 4a. Pero, isang camera rin. Parang ganito rin. At may fingerprint sensor. Ito sige nang vibrate. So, ang maganda dito sa Motorola Moto E5 is marami siyang mga modes. So, you can find it dito sa app na to. Saan ba ito? Itong Moto thingy. Pero,
Therefore, kung gusto mo talaga ng cellphone na budget ngayong 2021, you should pick this phone. Why? Kasi the Motorola Moto E5 is a phone that you would probably consider buying. Because kung pibili ka ng cellphone na worth for kids, ganyan, parang sa mga taong hindi naman masyado mahilig sa ganyan na mga cellphone, you could buy this. Ranging for, yung iba inabot na lang po ng 4,000, ganyan. Pero itong Motorola Moto E5, medyo rare na rin po ito eh, kasi halos pag tinitingnan ko yung mga reviews, laging lumalabas mga plus, yung ganyan, Motorola Moto E5 Play. So, medyo rare to. Pero in ranging lang naman siya hanggang 4,500, nearly to 5,490. So, maganda rin at kung tutuusin, maganda yung ano niya, camera pag sa mga may ilaw, like nature, parang ganyan. Maganda naman siya, guys. So, this is just a quick review. See you guys in the next video. Oh, galing ah. Pero, meron akong gustong ipareview sa'yo dito. Sheesh, what is it? Kaya mong i-review? Eto na! Napadalan! Napadala binili. Tina! Ay, Onyx Green. Ano to yung ano? Yung ano yan? Eto na. Hindi, ano to yung pinadala ni Papa? Ano, i-review mo? Ngayon na? Wala, di ko pa alam yung ibang specs na ito, yung refresh rate. Di ko pa alam. Hindi, ano to? Yung bago ay binili ni Papa o yung... Ito na yun. Sabi ni Papa, inalis nila yung ano. Kaya ano? Ano? Game ka na? Wala, di ko pa alam. Oh, sige na. Lights. Camera. Action. Hello guys. So, back again at the review. So, kaka-review ko lang po ng Motorola Moto E5. And once and for all, meron tayo pinareview na medyo may pagkabago rin. And this is the new Redmi Note 10. So, as I can see, na-load na rin ako ng mga reviews nito. And maganda raw siya, budget phone, na inaabot ranging from 8,000 kung maaabutin ng 4GB of RAM and 64GB of internal storage and 128. So, ang pinili ko is 6GB of RAM and 128GB of internal storage, which is ranging for 9,000, I guess? 9,990. So, what are we waiting for? Buksan na natin. Maganda to at it's USB Type-C na rin at maganda. Medyo,
orange yung mga puwetan nila. Okay. And, uy. Ito yung pinaka-interesting, guys. Hindi ko maalis. Ano pa to? Itong problema. So, ito. If you're interested kung ano to, this is a 33 watt super VOOC charger. So, maganda. Let's peel. Failed. So, this is the phone itself. So, ito na siya, guys. Ito ang Redmi Note 10. So, ito siya, guys. Like I said, this is at 6.43 inches AMOLED dot display with a dual speakers. Uy. At ma-surprise kayo sa octa-core processor kasi Qualcomm Snapdragon 678, which is a very powerful octa-core processor with a 48-megapixel quad camera, ultra-wide, and macro lenses. So, let's check it out. For someone new and then you gave away the best of me, my sins, my sweetest ecstasy to someone. So maganda rin, guys, at medyo thin ang display at okay naman. So alisin natin to. Pero kung base sa inyo, kung aalisin nyo po to, warranty lang naman po to. So, it's up for you kung aalisin nyo or hindi. Kasi mas prefer kung wag nyo aalisin. Kasi pag magpapa-ice kayo or something, itong warranty card na to, very usable po siya. So, maganda yung lens. At, as you can see, nakasulat na ultra premium. At, parang medyo may pagka-flagship-like. So, malaki yung lenses. Ito yung, like, ay, parang ito ata yung 48 megapixel eh. Why not let's open it? Ang ganito. So, mamaya na muna natin buksan. Ito yung headphone jack. Ito yung, what, which I suppose IR blaster or microphone. Ito yung USB Type-C. Ito yung loudspeaker. And sa taas, may IR blaster. At merong microphone at may isa ulit na speaker. Ooh, diba? At medyo curve yung dito. At as we can say, gagamitin natin yung SIM ejector pin para malaman nyo kung ano ang nasa loob nito. So, it could be something. So, kung maglalagay kayo ng SIM tray, ang naandito is meron ditong dual nano SIM card slot with an expandable storage ranging up to 512 ata. I don't know, not yet sure. Pero, yeah, malalaman na lang natin. Okay, so ito na yung phone itself. Bubuksan na natin. Sheesh! Redmi na, guys. Okay, powered by Android. So, malaki ang lenses. May, ano, dual flash? At ito na yung phone itself. So, MIUI. Okay, just a second. Let's start up the phone. So, papakita ko sa inyo kung ano, kung paano. Pero, no, I'm gonna, papakita ko na lang sa inyo yung display. Ah, so, na-set up na po namin. This is the phone. So, maganda. Kasi meron siyang 60Hz display ranging up to 120Hz. Ata, based. Kasi may mga nagsasabi. Meron siyang 48MP main shooter. Sarap sa feeling. At lagyan namin ng jelly case for safety. At maganda siya, guys. Malaki yung lenses. So, you can see, ano, 48MP. Don't look the rest. Pero maganda, I'm shocked kasi hindi ko expected na malaki. So, okay. Ito na yung phone. So, papakita natin yung display. Yeah! So, set up na natin. So, actually, na-set up na siya. Madali lang naman, guys. Kailangan nyo na lang ng Gmail, kung saan ka, anong region mo, at ganito. So, meron siyang 60Hz display, ranging up to 120Hz display. So, maganda. At, as you can see, very organized si Xiaomi. Kasi, ito, hindi siya yung unlike any other brand na medyo magulo pag tinitingnan yung display. Pero, therefore, it's good.
So, it has a punch hole, which is in the middle. So, pag magigaming, ano, maganda lang siya pag dark, pag medyo black yung at medyo dark yung nilalaro mo, hindi siya medyo noticeable, pero I prefer na meron hole punch dito sa gilid for some reason, because maganda eh. Kasi pag maglalaro, nabablock nung ano mo, with, ano tawag dito? Daliri, thumb or something. So, ito. So, titingnan natin yung camera, which all of you have been waiting for. So, but may welcome. Uy! Maano si Xiaomi, may welcome to camera. Hello. Yeah. So, maganda. As you can see, at parang unano ako dito. Kasi iba yung camera, guys. Kaya, para sa akin, maganda naman to. At, itong main shooter na to, napakaganda. Papakita ko sa inyo, guys, kung ano ang results niya sa ganitong camera. So, ganito. Mabilis siya, guys, ah. So, as you can see, ito sa 48 megapixel main shooter, which is pretty good. So, try natin yung zoom. 2x zoom. Try natin. So, apparently, the 2x zoom has a good display. So, parang medyo cinematic. So, as you can see, let's try the, you know, ultra-wide zoom. So, as you can see, ito yung studio. So, maganda. Kikita niyo yung mukha ko dyan, no? So, maganda siya, guys. Ito. Maganda. At, ano siya? May parang mga, ano ba to? Medyo, ano, tingi. So, tatry natin lahat ng modes. So, try natin ng night mode. So, dito medyo madilim. So, ayun. Wow, nakikita, guys. So, ayun, oh, dilim dyan sa baba. Pero, kitang-kita. At, as you can see, tatry lahat natin ng modes. We're not stopping. Pero, hindi naman lahat. Ano, itong portrait. Let's try it. Okay. So, medyo blurred. Nabilisan ko kasi, guys, kaya puro blurred. Ay, hindi, maganda naman, guys. Kaya dyan sa mga mahilig, yung mga babaeng mahilig mag pa-peke-peke ng mukha, ito, guys, ang maganda. So, portrait. Kaya kung gusto nyo, kahit maitim ang mga, yung mga babaeng may itim, at kung gusto nyo papapute, this is the solution. So, guys, hindi naman, sorry lang naman. Ano, parang gusto ko lang sabihin, ano, ganun lang. So, eto naman, guys. So, sorry dun sa interruption ng mga aso. So, it's okay. And look at this, guys. This is the bestest display I've ever seen. Lahat ng dot display, this is the best. Kasi, like I said, ano, maganda talaga siya eh. Tatry naman natin yung audio. Audio, audio. Audio, audio. Okay, try natin yung audio. Okay, magta-try tayo ng music ng medyo loud. So, try natin yung Pyro by Chester Young. So, medyo, ano, titingnan natin nga kung may... I forgot. Wala pa palang internet. So, try natin. May sasabihin tayo. May video tayo. So, may sasabihin ako. Sound check. Oh yeah. Oh yeah. Sound check. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Okay. So, narinig niyo yung sinabi ko. Try natin. What is this? Okay, allow. Sound check. Oh yeah. Oh yeah. Sound check. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Okay, malakas siya. So try natin pag malayo. Sound check. Oh yeah. Oh yeah. Sound check. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Okay, so maganda siya, guys. Kahit malayo, kahit ganito, maririnig mo siya, guys. So let's try the yung gaano kabilis ang main fingerprint sensor here. Let's try. Fingerprint unlock. Let's try a pin. Remember your password.
Got it. Ayan. So, enter. So, cut ko na rin natin. 1, 2, 3, 4. Yay! Continue. 1, 2, 3, 4. Yay! Baka maglalaro ako dito. So, let's add the fingerprint. Mabilis siya, guys. Ah, fast as... Yay! Yay! So, ang ipapangalan natin dito, Mama Moblo. Ayan. So, tatry natin. Patay natin. Uy, mabilis guys ah. So, parang pag ginaganito mo, kumbaga parang fingerprint sa movie. Oh, nabubuksan ka agad. So, let's try face recognition. Sinasabi ko to guys para alam nyo na yung gagawin. Face unlock. Okay, so ito add face data. Okay. Okay guys, ang tagal. Nakaganito lang siya. Tapos kinikip ko yung face sa yung face ko sa frame. Bilisan mo na siya. May nangangawit ako. Oh, yay! Ang tagal ni Xiaomi! Pero, okay lang Xiaomi. Maganda ang device mo. Mama Moblo 2.0. Ito guys, oh, sinulat ko na Mama Moblo 2.0. Done. So, as you can see, let's try the fingerprint. Fast. Let's try the fingerprint recognition. Fast! So, ganito yung gumagana guys. Pag ganito, oh, pag nakita nyo na yung check thingy, you can swipe up. So, maganda siya. So, COVID. So, eto na. Na-try natin yung settings. Okay. Therefore, let's see, titingnan natin yung ating, ano ba to? Storage. Okay, never mind. So, ito, ang rinaran niya is MIUI version 12.0.2. So, medyo bago to. At Android version is Android 11. Ang maganda dito, guys, pwede kang maglaro nitong storage. Kaya pag bored ka, and guys, so, medyo na may, ah! So, ano, linagyan ng love ni Xiaomi tong cellphone nila. So, maganda, therefore. So, kung magtataka kayo, Blue, ano naman? Paano naman yung display pag manonood ako ng video? I got you. So, pag magvo-vlog, ano to? May 4, ano to siya? 4K with a 30 frames per second. So, let's try. Hello guys! So, this is a 4K 30 frames per second video. So, maganda at medyo na stabilized for some reason. So, maganda siya guys. So, papakita ko ganito ang display niya. So, ito na siya guys. Panoorin niyo na lang po. Ano ako dito? Maputi eh. Hello guys! So, this is a 4K 30 frames per second na video. So, maganda at medyo na stabilized for some reason. So, maganda siya guys. Wala ko ditong cut na video dito sa ano ito. Pero maganda siya. So, medyo pumangit yung mukha ko dito. Pero maganda siya, guys. COVID 2.0. So, eto na. Maganda siya kasi si Xiaomi pag, ano siya, more on being organized. Maganda siya, kaya may mga fingerprints na for some reason because hinawakan ko na. So, as you can see, ano, itong Redmi Note 10, napakaganda. Look at that. Ang shiny. So shiny. Pag linagay sa ilaw, oh. Kumbaga parang ilaw ng... Ah, wag na. Hindi ko na alam. So, ano. Itong software na to is MIUI 12, like I said. Ganda siya. So, hinahanap ko kasi guys kung saan yung soft thingy. So, always on display. Launch.
So, titingnan natin dito yung display. So, this is the dark mode. And this is the light mode. Ano to? Dark Wars? Ay, Dark Wars? Star Wars? Ito, try natin yung dark mode. Maganda siya guys, kasi para doon sa mga taong medyo mahina na yung paningin, maganda ang dark mode. Black Lives Matter. So, ito. Hindi naman po sa pagiging racist. Black Lives Matter natin po. Hindi naman po pala Black Lives Matter. Okay, wait lang, wait lang. Kalimutan na natin yan. Ano lang to? Hindi naman to actually ganito. So, maganda. So, meron siyang teams. Teams. So, titingnan natin. Oh, I forgot to lap lang internet. Ay, pero papakita ko yung sa inyo yung teams. So, sa mga iba dyan na nagtatanong, paano ang mukha pag magta-type? Well, glad you asked. Ito siya. Maganda. Kunwari, ano? Sabi natin, blue is pogi. O, yan. O, maganda siya. Maganda ang pag-type. Try emojis. Ang ganda. Ang ganda lang, guys. O. Blue is pogi. Like this. O, maganda. Wait lang, medyo blurred. So, as you can see, maganda, pero blurred kasi guys eh. Pero, it's worth a shot. Maganda naman. At, ano, wala akong masasabi dito sa phone. Itong phone na to, budget, maganda, flagship light, and the display itself, ang ganda. What? I have nothing to say. This is pure perfection. Ito yung phone na I would recommend you buying it. If, ano, ano ba tawag dun? Kung meron kang pair for some reason. Pero, it's okay. Medyo budget na rin to. At, lagay natin sa box ulit kasi fragile. At, napaka... All I have to say is maganda. Pero guys, sorry for the interruption. Wait lang guys. So actually, I'm having a hard time putting it into the box. But yeah, see you soon. And I hope you enjoyed my review. And may God bless you. And I hope that you will have a good day. And the phone that I have reviewed for you is for you, okay? So, I am your main reviewer. If you have been asking questions, I'm here. I'm always available, but when I'm not available for so many purposes, I may be doing some stuff. So, bye guys!